Long time no see, Sarah. Dahan-dahan akong napalingon at nakita si Lindsay na nakangisi na sa akin. Unti-unting umarko ang labi ko at mataman siyang tiningnan ng mata sa mata. Finally, I met her again. Long time no see too, Lindsay. Sinadya kong diinan ang pagkakasabi sa pangalan niyang walang kwenta. So, kamusta sa Canada? Sarkastiko niyang tanong at tumawa ng tumawa. Siyempre, hindi ako magpapatalo, kaya tumawa rin ako ng malakas pa sa tawa niya, pero may halong kaartehan dahilan para mapatigil siya. Bakit ako tinatanong mo? Nandun ba ako? Sarkastikong sabi ko. Bumalik ka lang, naging palaban ka na? Sarkastikong sabi niya. Alam mo, kahit pa naman noon, palaban na ako. Remember, lagi kang talo. Sarkastiko ko ring sabi at humalukit-kit. Kaya pala nakuha ko si Aiden kasi talo ako. Nakangising sabi niya. Nanatili lang akong nakangisi dahil hindi na ako naapektuhan sa mga sinasabi niya. Talo? Hindi naman ako natalo dahil inagawan mo ako. Sadyang hindi ka lang nakontento sa mga nilalandi mo, kaya pati ako inagawan mo. Nakangising sabi ko sa kanya dahilan para matahimik siya ng ilang segundo. Hindi ko siya inagaw. Sadyang nabihag lang ng kagandahan ko si Aiden. Nakangisi na niyang sabi dahilan para matawa ako. Kagandahan? Imas maganda pa nga ako sa'yo. Sa bagay, wala naman na akong nararamdaman pa para kay Aiden, kaya sayong sayo na siya. Nakangisi ko pa rin sabi sa kanya. Why? Tanggap mo na ba na panalo na ako? Oh, hindi mo nga pala kayang lumaban sa isang katulad ko. Natatawang sabi niya. Gusto kong sumuka dahil sa mga pinagsasabi niya. Yeah, hindi ako lumalaban sa isang katulad mo na simula pa lang talo na. At hinding-hindi ako lalaban sa katulad mong mukhang paa. Asik ko. Magsasalita na sana siya, pero biglang may nagsalita sa likuran ko dahilan para mapatigil si Lindsay. Nanatili lang akong nakaharap kay Lindsay nang hindi nililingon si Aiden. Great! Na-stuck ako kasama ang dalawang bumasak sa akin. And I think this is the right time para harapin sila ng bagong ako. Bahagya akong umatras nang lumapit na si Aiden kay Lindsay na nagpapaawa effect naman. Mukha namang aso. Are you alright, babe? Nag-aalalang tanong ni Aiden kay Lindsay na akala mo basang sisiw. Umiling naman si Lindsay at kumapit sa braso ni Aiden. Tumingin sa akin si Aiden dahilan para magtama ang paningin naming dalawa. Finally, nasa harap ko na ang dalawang taong gusto kong gantihan. Nakatingin lang ako sa mga mata niyang minsan kong natitigan gamit ang nakakadiring pagmamahal. Kahit nakatingin ako sa mga mata niya, pansin ko ang laki ng pinagbago niya. Lumaki ng husto ang katawan niya. Dahilan para lalong ma-form ang biceps niyang minsan kong pinangarap mahawakan. Pero sa tuwing naaalala ko, gusto kong masuka na lang. Tumangkad din siya at lalong dumagdag ang kagwapuhan niyang labis kong hinangaan noon. Pero ngayon, hindi na. Sarah, sabi niya sa kaligitnaan ng titigan naming dalawa. Napangisi naman ako habang pinipigilan ang labis na galit na gustong kumawala sa buong pagkatao ko. Aiden, nakangisi kong sabi. You're finally here. Welcome back. Sabi niya. Napakagat na lang ako sa labi ko dahil gustong kumawala ng mga tawa ko. Yeah,
I came back to take revenge. Yeah, tangi ko na lang nasabi. Babe, she slapped me. Nagpapaawang sabi ni Lindsay, dahilan para matawa ako. Hinawi ko ang buhok ko at maarteng humalakwit-kit. Napatingin akong muli kay Aiden, na kunot noon ang nakatingin sa akin. Great again! Noon, ako ang pinoprotektahan niya. Pero ngayon, si Malanding Pugita na. I thought, naka-move on ka na, Sarah. Bakit parang hindi pa? Mariing tanong sa akin ni Aiden habang may ngisi sa labi. Gusto ko na talagang tumawa, pero buong lakas ko itong pinigilan. Really? Kasi naka-move on na ako, Aiden. Baka ikaw ang hindi pa. Sarkastikong sabi ko, dahilan para mawala ang ngisi niya. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang dating Sarah na nakilala ko. Seryosong sabi niya. This time, hindi ko na napigilan ang tawa ko dahil sa sinabi niya. Sa tingin mo, ibabalik ko pa ang dating ako? Anong akala mo sa akin? Tanga? Loko? Aiden, matagal ko nang itinapon ang dating ako. At huwag mo na ring tanungin. Dahil matagal ko na ring itinapon ang walang kwentang pagmamahal ko sa'yo. Naka-move on na ako. Pinangon ko ang sarili ko ng mag-isa, kaya huwag mong sasabihin ang mga katagang niyan, Aiden. Hindi mo alam kung anong dinanas ko sa inang pananakit mo, pero huwag kang mag-alala. Matagal ko nang binaon ang pagmamahal ko para sa'yo. Seryosong sabi ko habang nakatingin sa dalawang mata niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Sarah? Naka-move on na si Aiden. Singit ni Lindsay, pero hindi ko siya tiningnan dahil nanatili lang ang mga mata ko kay Aiden. Hindi ko mabasa ang mga emosyon niya. Napangisi na lang ako dahil nagagawa ko nang tingnan siya sa mata niya nang walang halong pagmamahal. Yeah, matagal ko na rin naman tinapon ang pagmamahal ko sa'yo eh. Pero huwag kang mag-alala. Minahal naman kita, kaso nagsawa na ako. Seryosong sabi niya. Kung ako pa ang dating Sarah, kanina pa ako lumuluha ngayon. Pero iba na ngayon. Matagal akong bumuo ng pader sa puso ko. Pader kung saan wala nang makakapanakit pa sa puso kong matagal ko rin binuo. Ang totoong nagmamahal, hindi tumitingin sa iba kahit nagsasawa na. Seryosong sabi ko sa kanya. But, thank you for your love. Sa tuwing naiisip ko lahat ng sinabi at pinangako mo, nandidiri na ako. Pero katulad ng sinabi ko kanina, matagal ko nang tinalikuran at tinapon ang pagmamahal ko sa'yo. Nagpapasalamat ako dahil nagawa ko na ang bagay na gusto kong gawin pag nagkita ulit tayo. Ang tingnan ka ng mata sa mata ng walang halong pagmamahal. Seryosong sabi ko at tinalikuran na sila. Saglit akong napahinto nang nasa pintuan na ako ng restroom palabas. Nanatili lang akong nakatalikod sa kanila. May isa pa pala akong hindi nasasabi. Sabi ko habang nakatalikod sa kanila. You're for giving up on me. Mariing sabi ko at tuluyan nang nakalabas sa restroom. Papalapit pa lang ako sa table namin ay kita ko na ang paningin ni Anthony sa akin. Napangiti naman ako sa kanya. Mom, I'm going home now. Sabi ko pagkalapit ko sa table namin. Agad kong kinuha ang wallet ko. What? Uuwi ka na? But it's too early. Kunot noong sabi ni Mom. Nakatingin na rin silang lahat sa akin. I'm tired, Mom. Medyo masama rin po ang pakiramdam ko. Sagot ko at napabuntong hininga. Totoong pagod ako dahil pagkababa ko pa lang sa eroplano kanina
ay agad na akong naghanda para dito sa party. Oh, alright. Uminom ka kaagad ng gamot pagkarating sa bahay. Kailangan ko pang asikosuhin ang mga bisita. Malungkot na sabi ni Mommy. It's alright, Mom. I can handle myself. Nakangiting sabi ko. Napatingin kaming lahat kay Anthony nang tumayo ito sa kinauupuan niya. Ako na po ang maghahatid kay Sarah. Nakangiting sabi ni Anthony dahilan para mapangiti si Mom habang ako naman ay hindi mapigilang mapangiti. You're so sweet, Anthony. Ngiting-ngiting sabi ni Mommy. Let's go. Pang-iiba ko sa usapan at nagsimula nang maglakad. Pansin ko ang tinginan ng ilan sa akin habang papalabas ako ng entrance ng company. Wait for me. Habol ni Anthony at tumabi na sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at napangiti. Ganon din ang ginawa niya, dahilan para lumabas ang dimple sa pisngi. Hinawakan niya ang kamay ko at tuluyan na kaming nakalabas sa company. Tahimik lang kaming naglalakad papunta sa tahimik na parking lot. Pinagbuksan naman niya ako ng pinto ng kotse pagkarating namin sa harap ng kotse niya. Sumakay naman kaagad ako habang hindi mapigilang mapangiti. Isinara na niya ang pinto ng kotse at patakbong pumunta sa driver's seat. Nang makasakay siya, ay agad na niyang isunuot ang seatbelt. Why are you staring? Tanong niya habang may malaking ngiti sa labi. Napaiwas naman kaagad ako ng tingin habang napapalunok. Hindi ko napansin na nakatulala na pala ako sa kanya. Kahiya! Rinig ko ang tawa niya bago paandarin ang kotse paalis sa parking lot. Napasandal na lang ako sa upuan at napapikit ng mata. Ramdam ko ang pananakit ng buong katawan ko. You look really tired, but still, you look beautiful. Rinig kong sabi ni Anthony, pero nanatili pa rin akong nakapikit. Yeah, I feel exhausted. Natatawang sabi ko, dahilan para matawa rin siya. Naging tahimik ang buong biyahe namin. Binuksan ko na ang mga mata ko at nakitang papasok na kami sa subdivision namin. Agad sumilay ang ngiti sa labi ko dahil nandito na talaga ako sa Pinas. Sa lugar kung saan ako nasanay. Itinigil na ni Anthony ang sasakyan niya. Tinatanggal na niya ang seatbelt niya habang ako naman ay nahihirapang tanggalin ang seatbelt. May I? Natatawang tanong ni Anthony. Napatango na lang ako dahil sa hiya. There! Sabi niya nang matanggal na ang seatbelt ko. Napangiti naman ako at tumingin sa kanya. Thank you for everything, Anthony. Kahit pa noong una nating pagkikita, nandyan ka na. Hindi ko aakalaing hanggang dito ay nasa tabi pa rin kita. Thank you for always there for me. Nakangiti, pero seryosong sabi ko sa kanya. I will always be your side, Sarah. No matter what happened, I will always be there for you. Seryosong sabi niya. Napatingin ako sa labi niya nang unti-unti niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Ramdam ko ang kabado kong puso. After 5 years, naramdaman ko ulit ang kakaibang pakiramdam na ito. Napapikit na lang ako at napahawak sa sariling dibdib nang tuluyan nang dumampi ang mga labi niya sa labi ko. Maya-maya pa ay unti-unti nang gumalaw ang mga labi niya. Sinundan ko lang ang mga galaw ng labi niya. Anthony, sabi ko sa kalagitnaan ng halik namin nang mag-umpisa nang lumalim ang halikan namin. Wala sa sariling napalayo ako sa kanya dahilan para maiwang nakabuka ang bibig niya.
This is wrong. Thanks for driving me home. Dali-daling sabi ko at nagmamadaling lumabas sa kotse niya. Sara! Sigaw niya sa loob ng kotse. Dahilan para bilisan ko ang paglalakad ko papasok sa loob ng gate. Agad kong isinara ang gate namin nang makapasok ako at patakbong pumasok sa bahay. Binuksan ko ang ilaw ng bahay dahil madilim sa loob. Pero laking gulat ko nang sabay-sabay silang sumigaw. Welcome home! Sigaw nila Manang Nili at ang iba pang mga kasambahay na naging kaklose ko. Maging si Mang Kaloy din na mapuputi na ang buhok sa ulo. Oh my God! Gulat kong sabi habang dahang-dahang lumakad papalapit sa kanila. Agad akong napayakap kay Mang Nili dahil sobra talaga akong nasorpresa. Thank you, Manang! Mangiyak-ngiyak kong sabi. Rinig ko ang bahagya niyang pagtawa. Welcome home, Sara! Namiss kitang bata ka! Natatawang sabi niya. Napahiwalay naman ako ng yakap kay Manang Nili habang natatawa pa. I miss you too, Manang! Namiss ko kayong lahat! Sabi ko sa kanila. Napatingin ako sa mga inihanda nilang mga pagkain na paborito ko ng sobra. May tarpaulin pa at may mga Christmas lights na nakadikit sa pader. Oh, ano nangyari sa damit mo? Tanong ni Mang Kaloy dahilan para mapatingin ako sa suot ko. Natapunan po. Mabibihis na po muna ako bago natin ituloy ang party. Masayang sabi ko at muling yumakap kay Manang Nili. Naalala ko tuloy si Manang Cora. O siya, mabuti pa nga. Doon ka muna sa guest room dahil aayusin ko pa ang kwarto mo. Sabi ni Manang Nili pagkabitaw ko sa yakap sa kanya. Napatango naman ako at napangiti. Agad na akong umakyat sa hagdan at agad pumasok sa guest room. Gusto ko mang pumasok sa kwarto ko dahil na-miss ko ito, pero siguro ay bukas na lang dahil ayoko sa mga alikabok. Nakalagay na sa gilid ng kama ko ang mga malita ko. Hinubad ko na ang mga heels ko at inilagay ang wallet sa table. Muling pumasok sa isip ko ang nangyari kanina sa amin ni Anthony. Dahilan para mapahiga ako sa kama. Damn, awkward ito. Mura ko at inis na napapikit. Oo, crush ko na si Anthony. Pero hindi ko alam kung gusto ko ba siya o mahal. Dahil natatakot na akong magmahal ulit. Matagal kong ibinangon ang sarili ko. Ayaw ko nang masaktan pa ulit dahil sa pag-ibig na yan. Iwinaksik ko na muna sa isip ko si Anthony at siya namang pagpasok ng sagutan namin ni Aiden sa isip ko. This is the beginning, Aiden. Nakangisi kong sabi habang nakatingin sa taas ng kisame. Tumayo na ako para makapagbihis at para maituloy ang party sa baba kasama sila Manang. Aaminin ko mang pagod na ako, pero na-miss ko talaga silang lahat dahil para ko na rin silang pamilya. Nang makapagbihis, ay inayos ko muna ang sarili ko at nag-retouch ng kaunti. Isa sa mga natutunan ko ay palaging mag-retouch dahil baka magmukha kang losyang sa mata ng tao kapag wala kang makeup. Nang makapag-ayos ng sarili, ay agad na akong lumabas ng kwarto at bumaba.